in a great way kasi nakausap ko kayo. Ah, so sweet. Yung pong ano, yung pong adjustment from doing concerts physically to now you're going to do digital. That's so exciting. Ano po yung mga ano, medyo kagulat-gulat na mga learnings mo, parang ay pwede pala yon. Ay hindi pala pwede yon. Ano yung mga ano thoughts mo doon sa mga adjustments with Sir Alvo? Well, iba talaga yung adjustment, no? Kasi ang hirap. Actually, we talked about it na ang hirap kasi wala akong audience na nakita sa mata. Wala akong kinakantahan, kundi puro hula ng camera, ilaw ng camera. At ang nakikita ko mga tao, naka-uniform, naka-PPE pa lahat. Parang feeling ko nasa operasyon ako. Yung mga ganong level. Yung mga nasa operasyon pa ako dati, nasa surgery ako dati, nakita ko yung ganon. But you know, it's just... Pero iba yung feeling. Basta may support ng kahit konti lang ng mga tao, like Direk Alpo na nakakaway lagi sa akin, kaya mo yan. Before ata, kaya mo yan. Isipin mo lang na sobrang daming tao. So iniisip ko lang talaga, pinipikit ko yung mata ko, didilat ko ng mata ko, pag dilat ko, wala namang tao. Alam mo yung mga lang level, yung adjustment ko iba. Kasi nga, we musicians, mahirap kung walang tao, filter, audience, palakpak ng totoong audience. Diyan kami humugot ng lakas at motivation eh, para mas kakanta pa talaga, gagalingan pa talaga namin. But so far, this pandemic, marami ng beses din akong kumakanta na walang audience, nakayanan din naman. Pero as of today, babalikan ko yung ano, yung sinabi ni ano, pagkaganda-gandang highest paid DJ Jai ko. Hoy, grabe kayo sa highest paid. Hoy. Baka kaya sumawag yung GIR. Charing. Babalikan ko yung sinabi niya kanina because you are also very well known to be called the ano, queen of prepositions. Pero hindi pa kita natanong ever, although I have met you also personally. What is your favorite preposition? Gusto ko yung in kasi gusto ko pasok lahat, pasok inside kasi in is like the positivity of in, come in, just like stay in, live in, yung mga ganon. Yung mga ganang levels, like in, like come in people, like come inside my heart, like come into my life, yung mga ganyan. Kasi yung positivity na gusto mong pumasok lahat, wag lang yung negativity, kailangan come into my heart, positivity. Tapos ma'am, last question ko po sa iyo, madam. Do you also have some interest or you also enjoy K-pop or any Korean song? Kasi you know how Filipinos are, especially the kids. Oh yeah, like I heard a lot of songs from the BTS, ganyan. Gusto ko BTS din kasi napakilala nga sa akin, gusto ko yung, basta gusto ko silang lahat. They're so cute, they're all so cute. I like their outfits. K-pop in general, gusto ko sila kasi parang nag-evolve talaga sila. Actually, na-influence nila whole world, even in America. May mga puti na gustong-gusto yung K-pop. And I like their style na parang for sure, alam ko naman, alam natin kung gaano nila win-work lahat. Gaano sila nag-trabaho for that image nila at sa success nila. And they're an inspiration. Like, they're inspiration siya ng lahat. For me. And yun, so nice. Army ka pala. We share it. Yes! Thank you very much. And congratulations. Thank you, and looking forward to your concert po. Thank you. Thank you, Miss Jo. Thank you, Mami Jo. Yan. Siyempre, speaking of BTS, no, yung mga Army, kasama rin natin ang isa sa Army, so wala iba kundi si Michael Dix Almacena. Sobrang favorite si Jimin. Naka-birthday lang. Yeah. Oh, Jimin! Yes, ang susunod naman na magtatanong siya ay wala iba kundi si Alan Sangkon of Stars Patong. Hi, Alan! Kuya Alan! Nice to see you again. Good evening! Hi, Jai. Hi,
isa. The legendary, legendary Alan Zarcon. Legendary talaga. Nung bago-bago ako, sa kanya ko nakwento ang mga eksena. Charing. Nakwento ko, Charing. Oh, nice, nice to see you, Charing. Nice to see you, Sir Alan. The last time we talked dun sa ano ba ba eh, no? Yung live concert mo mismo, di ba? Yung, yes, yeah, the Music Museum to. Music that was last year. Okay, so ngayon yeah, parang digital na tayo ngayon. Parang mm-hmm, even sa mga press con natin, virtual na. Correct. So ngayon, uh-huh, about dun sa concert mo, aside dun sa mga sabi mo dadalhin mo kami on concert stage, ano pa yung ibang mga aabangang mga eksena mo dito? Makikita ba namin na ibibigyan ka rin dito ng patiwarek? Yung mga ganun ba? Harness! O, kumakanta ka ba ng nahagigisan ka ng mga balde? Yung mga ganun. Tulad ng if mga only nagawa namin, yung ibang gagawin namin. Hindi, pero dito kasi, hindi lang kasi ako ang magpo-perform ito. We have guest performers. So itong sila, si Easy Mill. Si Easy Mill, kilala natin, nag-gitma na, pagkagaling na rapper din. Naging internationally known na rin siya. Hinahin na siyang ganun. Pero dito sa concert na to, marinig niyo po si Easy Mill na hindi magra-rap. Gagawa siya ng ballad with me. Wow. Diba? Yung parang, na-imagine mo yon, so curious ka, manood ka talaga. Tsaka, syempre ang TNT Boys, kung makita mo yon, malalaki na sila. Ibang level na rin ang singing nila. TNT Boys, si Froylan Canlas ng TNT. First time kong makatrabaho sila. Alam, ang galing-galing. Sobrang galing nila. And then, itong 7-year-old na si Kayla Francesca, she's from Virginia Beach. She's only 7, pero for me, she's like a child prodigy. Ang galing. And si H-Bomb, I didn't expect na mag-perform siya ng ganun. Ang galing-galing talagang mag-rap. If only I can do that rap. So, ano rin, tanong ko rin siya rin. Kumbaga kasi parang, nung time na nagpunta ka dito sa Pilipinas, para i-push through mo yung career, di ba? Parang dumating naman yung pandemic, di ba? Dumating naman yung pandemic. Parang dumating ba sa point na parang may hesitant na parang, ay, bakit nandito ako sa Pilipinas, inabot ng pandemic? Parang may bala ka bang bumalik sa ibang bansa? Or talagang ipupush mo pa rin in spite of the pandemic yung career mo dito sa Pilipinas? Singing career. Alam mo, that time after the Music Museum, I had a concert. Na-lockdown ako. So, meron feeling na parang, oh, what's next for me? Nandito ako, gusto ko magbalik, gusto ko mag-comeback. So, what happened? So, parang, pero inisip ko na lang, hindi ako nag-iisa. Lahat ng musikero, lahat ng performance, lahat ng tao sa buong mundo ay apektado. So, inisip ko, I'm not affected na lang siguro. But then, pandemic really gave me a great opportunity also to learn more about the Philippines again, music wise, na-learn, na-adapt ko yung streaming, na-adapt ko yung ma-help ng charity concert through streaming on Facebook, sa lahat ng digital streaming platforms. Alam yung parang naisip ko na pwede pala, kahit na pala hindi ako sa stage, pwede lang palang online. So, in-adapt ko, nakikijoyin ako, kumbaga ito yung sinabi ko, kailangan ko maging updated kung anong bago. So, in-update ko yung sarili ko. Oh, why we need to use technology right now, nowadays. So, kumbaga, yung question ko is related to that answer na sinagot mo. Ano yung mga learnings mo during the pandemic, personally? Yeah. Ang learnings ko, na, well, you have to really value everybody in our lives. You have to value each person sa buhay natin that time. And value kung anong meron ka ngayon. I learned how to save. I really learned how to save. The sad part is like, hindi ko pa nakita yung anak ko from the States. I mean, hindi pa ako nakauwi. Since nag-lockdown ako dito, hindi ko pa nakita si Sweetie. So, through technology naman, nagpapasalamat ako kasi halos everyday kami nag-uusap, we text each other. Hindi nga ako naka-join sa birthday party niya, nung 18th birthday niya. And then, yung confirmation niya. So, well, through technology, nagabayan ko rin naman siya. And then she said, it doesn't make you less of a mom kahit technology lang tayo ngayon. So, yan ang naano ko sa pandemic na even if magkalayo kami, nandyan pa rin yung pagmamahal, kung totoo ang pagmamahal.
Yeah. So most probably anytime kapag pwede na, babalik ka pa rin sa ibang isa to see your daughter. Yes, I miss her so much and I really want to see her again. Okay, congratulations, Sherin. Nice to see you healthy. Thank you. Good luck to your con. Thank you, Sir Alan. Yan, oo, diba si Sir Alan? Nagtatanong si Sir Alan kanina, nakikinig talaga ako kasi talagang parang sabi ko, naku, baka mamaya makurot ang heart ni Miss Sherin. Hindi niya nakita ang kanyang anak sa 80th birthday. Baka maluha ang minamahal ko si Miss Sherin Regis. Miss Sherin. Hi, Bashkirin. Correct, oo nga. O, pero gusto ko nang itanong yan sa'yo ng diretso, Miss Sherin, ganyan. Nung time na yan, Miss Sherin, nung 18th birthday, papaano talagang video-video ko lang ang drama, ang eksena, ganyan. You wish you yes. Nag-start kami ng hapon. Natapos kami ng alas 8 ng umaga. Ganyan kahaba. Ganyan ang tinatawag talaga na ano, no? Magkaliyong agon. Grabe yung DJ Jai, kasi nga from her makeup to her outfit, kailangan kong i-ano siya, i-guide lahat. Kung sino nagbe-makeup sa kanya, sino nagbubuhok sa kanya, guided lahat yan kung sino nagda-drive for her, nagda-drive siya ng labi niya, going there, kung sino makasama niya. I need to know that time, yung venue, okay na ba lahat? Okay ba yung party? Pagkain, okay ba sa mga tao? Parang dire-diretso, pati yung tinatanong ko pa siya, meron pa akong mga speech, like kahit virtually ha, nag-speech pa ako for her. So that's what I did, na parang nagpapasalamat talaga ako na may wifi. Yes, oo. Kapit na kapit siya. True. Ayan, in fairness naman, so kahit malayo ka dyan sa kanya, Miss Sherin, ikaw ay nasa Pilipinas habang siya ay nasa Estados Unidos, di ba? Hindi pwede na, hindi mo masaksihan pa rin. Physically, wala, but still virtually, di ba, nandoon. Kasi yes, everything that you are doing right now here in the Philippines and giving entertainment sa iyong mga supporters at sa mga bagong nagmamahal sa iyo, di ba? This is all naman for you, for her, for the whole family, di ba? Correct, DJ Jai. Totoo yan. Ang dami munang nagpapabate, Sir A. Yes. And si Iman Manugit. She's watching. Hi, Iman. I miss you. Nakatutok din dito si Johnny Cell Cornesta Obiar. We love you, Sherin Regis. We're here all the way, sabi. Oh, thank you so much. Si Mamita Kengbang, my idol, Sherin Regis forever. Ayan, sabi niya ganyan. Siyempre si Harloy, hindi pwedeng wala. Nandito siya. Oo, he's watching. Si Jomar Madrona, we are with you, Miss Sherin, hanggang sa pumuti na ang mga buhok natin. Oo. I love my Sherin yan so much. Totoo. Miss Sherin, ato, before we proceed to our next press na magtatanong, gusto ko lang itanong, Sir Aaron, ako personally, diba sabi mo nga po, nasaksihan natin yan from Star in a Million and everything. Hindi ko lang matandaan kung nabigyan ba ng answer dati ni Miss Sherin ito. Di ba yun dun sa announcement sa Star in a Million yung the grand champion is Eric Sanz Gumano. Di ba? Eh, si Miss Sherin. Libre! Di ba, Miss Sherin? Gusto ko lang itanong. Di ba parang ikaw yung, di ba totoo to, consistent nung mula simulang gandulo, number one top talaga lagi sa siya. Tapos nung nag-grand master si Eric, Miss Sherin, gusto ko lang malaman, ano talaga yung naramdaman nyo? Ito po ay pass naman na ano. Gusto ko lang malaman dahil ito media ko naman ang pag-uusapan. Ano pong kwento ni Michelle sa likod? Parang nagulat-gulat po kayo. Diba sir? Gusto ko lang malaman. Kasi syempre parang pinanood ko kasi sa YouTube. Sabi ko, ay kabog, bongga yung, di ba sa mga beauty ko yung pag na-announce ka, pag nag-winner kayo. Ganyan. Tapos yung sa inyo parang, di ba? Because at that time, I don't know, like, I'm just gonna say na, honestly, may narinig ako that time, November pa lang narinig ko. That was January, right? Yung competition, yung finals. Pero November pa lang narinig ko, parang gusto nilang lalaki pa panalo. So narinig ko, nung narinig ko, the winner, blah, 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 and then nakita ko si Eric, oo nga, lalaki talaga yung pinapanalo nila, totoo. Pero, hindi naman ako talagang bitter noon. It's just that parang feeling ko na disappoint ako sa sarili ko. Ano bang ginawa mo, Sherin? But parang, failure ka na naman, ganun. Loser ka na naman. Ganyan yung feeling ko. Kasi ganun ka-bitter yung feeling ko for myself. Hindi dahil sa natalo ako kay Eric. Si Eric, doon ako nagalit kay Eric. But it's not his fault. So probably, sabi ko,
ginawa mo bang lahat? Parang nandun na sa isip ko, ganun. Na-disappoint ako because parang feeling ko, that time, ha? I really wanted to win. I needed money. Kakapangan ako lang. Kailangan ko ng pandaya per gatas. Kaka-close lang ng Cebu Plaza Hotel na tirabahuan ko. Ang naisip ko, ano ang ibibili, pambili ko ng diet per? Kakapangan ako lang. So nawala yung trabaho namin ng asawa ko, yung hotel na pinagtrabahuan namin, nag-close. So that's the great opportunity sana na magkapera ako. Kaya lang feeling ko, pera na naging bato pa. Kaya parang down ako that time. Pero na-question ko pa nga, bakit kaya ganun? Parang sinakluban ako ng buong mundo. Ganun. Pero hindi ko alam pala na that thing led me to a lot of opportunity. Binigyan ako ng Diyos ng maraming projects, commercial, ABS-CBN, tinanggap ako ng bonggang-bongga, binigyan ako ng project. Hindi pala, yun pala, ito yung na-learn ko. Kung nag-close yung door, na yun, na maliit na door, nag-close for you, bibigyan kina Lord ng mas malaking door pa hindi ka maipit-ipit sa pagpasok mo, dire-diretso ka. Totoo. Yan ang tinatawag na redirection. Diba? Sometimes we want something, yes, for ourselves na parang ito ang gusto ko, dito ko gusto mapunta, ito ang bagay na talagang alam kong para sa akin. Diba? Minsan we always question things like that. But end of the day, mm-hmm, diba? Pagka in-appreciate mo at ninamnam mo lang kahit na masakit, you validate yourself sa mga bagay na ganyan. Pero end of the day, makikita mo siya yung answer, yung realization na kaya pala hindi niya ako dito nilagay kasi may mas malaki pala siyang plans for me. Okay. Correct. Correct. At hindi lang pintuan na magbukas kay Sherin, no? Kundi boom-boom. Ayun. Boom, yes. Umangat, no? Ganon. Correct, no? Correct. Pang big winner. Umangat. Yes. Sir, ayan, ang bongga. Thank you, Ms. Sherin, for answering that. I know, parang, ayan, no, pumapalo ang mga nanonood sa atin at talagang sinasabi dito, magaling talaga yan si Sherin. Oh, sabi naman dito ng mga tao, hashtag Sherin yan for life. Kasi diba, thank kaya you ko tinanong yun, Ms. Sherin, kasi diba, we all know na not everybody naman is aware, especially the generation, what happened really on that specific, yeah, grand finals na nangyari. Kaya ako tinanong ko para at least yung mga viewers natin, kahit yung mga dog na tumatahol, kahit yung mga dog na tumatahol ay makarelate din sila, di ba, Ms. Sherin? Yes, yes. Di ba? Kaya Sir Aaron, ibigay mo na kayo Ate Sherin ang next na question natin. Take it away.